yung ibang mga simbahan, kumukuha po sila ng penista at binabayaran. Hindi na po natin problema, Pastor RJ, yeah. Pastor Louie, yung pera na penista. Pagkat tayo po mismo nag-train sa kanila. Yes, sir. At salamat sa Panginoon, sir, na-train niyo po si Jawad at si Maki. Actually, si Josiah, eh, si Maki po ay napakalang encouragement po para po sa kanya. Okay, I believe, kapatid, na tayo po ay patuloy po na matututo at mahamon muli ng salita ng Diyos. Ang ating tagapagsalita, hindi na po bago sa atin. Apo, sa Ilocano, small but tit, no? Small but terrible kung tawagin po natin. Pagkat maliit man ang kanyang stature, malaking puso sa gawain ng Panginoon. Apo, and of course, ang puso niya ay nakalan po kay Ma'am Sheila. Tayo po lahat ay tumayo at let's welcome si Pastor RJ, pastor po ng PMA Baptist Church. Thank you, sir. Amen. Thank you, Pastor Bernard. Wow, pambira. Punong-puno na tayo ng mensahe. Pwede na tayong muwi. Muli, magandang tanghali po sa ating lahat. Alam ko po, busog po tayo. Parehas, physically, spiritually. Ibig sabihin, wala na tayong hahanapin. Pero ang pinakamagandang kalagayan natin ay nandun pa rin yung pagkauhaw natin ng Word of God. Buksan po natin ating mga Biblia sa dito po tayo sa 1 Samuel chapter 3. 1 Samuel chapter 3. Ang aklat ng 1 Samuel katabi po ng 2 Samuel. Amen. Baka yung iba po ay nahihilo na sa kabusugan. In verse number 12, ano po? Alam niyo, napakasarap namnamin ang mensahe patungkol sa pamilya. Oo. Patungkol sa pamilya, nakasama ang nagtayo ng pamilya, walang iba kundi ang Diyos. Kasi para saan yung usapan na patungkol sa pamilya kung wala naman yung nagtayo sa pamilya? Walang kwenta ho. Pero tayo po'y nag-uusap sa isang napakahalagang usapin. Sapagkat napakahalaga dahil kasama natin yung nagtayo nga ng pamilya. Walang iba kundi yung Diyos natin. In verse number 12, sabi po dyan, "In that day, I will perform against Eli all things which I have spoken concerning his house. When I begin, I will also make an end." At least, Panginoon, pag nagkamali ka, eh talagang, di ko makalimutan yung sinabi ni Pastor. Pag may kasalanan ka, at willing ka na magbayad, may katapusan ng pagbabayad. Di ko makalimutan yon. Salamat po na nakabayad. In verse number 13, sabi nito, "For I have told you, told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile, and he restrained them not. And therefore, I have sworn unto the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be purged with sacrifice nor offering forever." Alam nyo, sabi ko, nung, of course, alam natin itong kwentong ito. Pero sabi ko, kung pamilya ko ito, hindi ko kaya ito. Pamilya po ang pinag-uusapan po dito. Alam niyo po ba na hindi lamang po basta pamilya ang pinag-uusapan dito? Pamilya ng isang propeta. Pamilya, kumbaga sa panahon natin, pamilya ng isang pastor. Isang pastor na matanda. Tumanda ho siya at the age of 98 years old. Pero nakapakasakit po, mga kapatid, na kalagayan sapagkat hanggang sa pagtanda niya ng edad na 98 years old, kabigatan pa rin niya. Burden pa rin niya yung kanya mga anak. O, di ko makalimutan yung prinsipyo na sinasabi ni Pastor. Nakakatakot pagka yung problema mo na ugali mo nung bata-bata ka, hindi na bago at daladala mo hanggang sa pagtanda mo.
Oh, hindi ko makalimutan yon. Kaya mga kapatid, sabi ka ni Pastor Louie kanina, mga pastors, napaka-importante po ang ating tungkulin. Kaya dapat talaga, kailangan natin yung mga ganitong klaseng pagtitipon para mapaalalahanan po tayo. Tayo po sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa tanghaling ito. Salamat po, Panginoon, sa revival sa simbahan pong ito. Hindi lamang po revival nila, Panginoon, kundi ako personally na bilang ama ng tahanan, this is for me, O God. Salamat na meron pong si BBC Navy Base. Salamat po kay Pastor Bernard. Salamat po sa aming pastor. At salamat po sa mga pastors na mga nandito at mga members, Panginoon. Higit sa lahat, salamat po sa inyo. Panginoon, tumuli nyo kaming tulungan nang makita namin ang mga bagay na dapat po namin makita. Mabago, Panginoon, yung mga dapat pong mabago. At patuloy nyo kaming i-correct, patuloy nyo kaming i-rebuke, patuloy nyo kaming bigyan ng instruction, Panginoon, na merong pagpapakumbaba. O Diyos, tulungan nyo po kami at patawad po sa aming mga pagkukulang, pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na pong bupo. Ito pong pag-uusapan po natin ngayong pong hapo o tanghali, ngayong araw na ito, ay alam nyo po, gusto ko yung sinabi ng verse dito na sabi ng Bible, in that day, I will perform against Eli all things which I have spoken. Sino po nagsasalita dito, mga kapatid? Ang Diyos, through Samuel. Who is Samuel that time? Bata pa ho siya eh. Bata pa. Kaya kung babasahin niyo po dyan sa verse number 1, and the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. Akalain mo, mga kapatid, bata pa. By the way, Belte, doon ka sa tabi ni nanay. Doon ka sa tabi ni nanay. Nasa si, nasa si, paano na ito? Nonoy. Doon ka sa tabi ni Brother Edgar. So, that time, mga kapatid, si Samuel ay bata pa ho siya. Pero nandoon na po siya sa templo. Dinala na po siya ng kanyang mga magulang. Doon po sa templo. At doon po sa templo, doon po tinawag ng Panginoon si Samuel. Kaya napakalaga po ng ating mga anak, dalhin natin sa simbahan. Sapagat sa simbahan ay doon po sila tatawagin ng Panginoon. Sapagat nandun, doon po hinahayag ang Word of God. Doon po sa simbahan. Kaya pinakamaganda, mga kapatid, ay makita po ng ating mga anak ang mahalagang bagay na dapat po nilang makita. Walang iba kundi yung Word of God. Sabi ng Bible dyan, and the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious in those days. Alam niyo kung meron mamakita ng mga anak natin sa simbahan, hindi dapat sila naglalaro dito, mga kapatid, bagamat malaro sila, pero ang pangunahin na dapat makita nila, yung preciousness ng word of God sa tahanan ng Diyos, mga kapatid. Pwede na ho nilang makita yan habang bata pa. Hindi nila kinakailangan tumanda pa para makita. Sa totoo lang, maraming matatanda na sa edad pero hindi makita yung preciousness ng Word of God sa tahanan ng Diyos na hinahayag sa atin. Kaya pinakamaganda, bata pa lamang, mga kapatid, ipakita na natin na ang Diyos ay precious, ang Word of God ay precious, mga kapatid, at ang Word of God ay para sa iyo to, para sa akin, para sa pamilya mo to, para sa akin ito, so that ang bawat miyembro ng ating pamilya, dapat ito'y makita mula kay tatay, mula kay nanay, mula sa lahat ng ating mga anak, mga kapatid, yung preciousness ng Word of God. Alam niyo, isang nakakalungkot na pangyayari. And that time, Eli was an old prophet, the prophet of God. Kaya ang pag-uusapan natin, mga kapatid, gusto ko yung sinabi ng Diyos dito. I have spoken concerning His house. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos ay concerned sa bawat pamilya natin.
And I talked to you this morning about God is heartily concerned to your family. God is heartily concerned to your family, to my family, to our families. Alam niyo ba mga kapatid, ano bang kabigatan na meron sa ating pamilya, nararamdaman ng Diyos yun. Bakit? Sapagkat ang bawat pamilya natin kagabi pa lang mga kapatid, maliwanag na maliwanag sa atin na walang ibang nagtayo ng ating pamilya kundi ang Diyos mga kapatid. At walang nilikha ang Diyos, especially tayo mga tao mga kapatid, na hindi mo lang mismo sa puso ng Diyos mga kapatid. Kaya nga sabi ni Biblia, sapagkat ang nilikha ng Diyos na tao, mga kapatid, ay ang gusto ng Diyos, ito'y mag-multiply. Sapagkat ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ay yung image ng Diyos, yung likeness ng Diyos, mga kapatid, ay maparami ayon sa design at plano ng Diyos. Kagabi pa lamang, napakaliwanag na po yung ating pinag-uusapan. Pero makita po natin na maging pamilya ng propeta ay pwedeng masira. Ay kung propeta na pamilya ng propeta pwedeng masira, pwedeng magiba mga kapatid, yung pa kayang pamilya ng bawat isa sa atin, yung pamilya ng pastor mga kapatid, pwedeng magiba, pwedeng mawasak, pwedeng masira, yung pa kayang pamilya na isang ordinaryong miyembro mga kapatid. Kaya ang bawat isa sa atin, mula sa pamilya ng pastor, mula sa pamilya ng mga members, mga kapatid, kailangan natin, parehas lang, ang ating kinakailangan na number one, walang iba kundi ang Diyos, walang iba kundi ang Word of God. Yan ang number one na dapat kailangan natin na siyang makita ng ating pamilya, mga kapatid. O hindi basta lamang concern ang Diyos, ibig sabihin, mga kapatid, hindi lamang basta apektado ang Diyos, mga kapatid, sa ating pamilya. Eh, nais ko sabihin sa inyo, nandoon ang puso ng Diyos sa bawat miyembro ng ating pamilya. Amen! Nandoon yung pagkabalisa ng Diyos, nandoon yung malasakit ng Diyos, nandoon yung pag-aalala ng Diyos, nandoon yung pagkabahala ng Diyos, mga kapatid, sa bawat pamilya natin. Kaya sabi ng Biblia, ito lang nakakalungkot dito. In that day, sabi ng Panginoon, true, alam nyo ba? Ito nakakalungkot. Isang nakakalungkot na pangyayari. Pagka matandang pastor, matandang propeta, hindi na po kinakausap ng Diyos. Kundi ang kinakausap niya, yung batang propeta. At pinapakapangit naman mga kapatid. Napakapangit naman na ako yung pastor sa aming simbahan, pero ang gustong kausapin ng Diyos, yung anak ko si Simisha. Tapos mayroong gustong sabihin ng Diyos, mga kapatid, sa congregation namin, sa aming simbahan, ang tatawagin niya, mga kapatid, si Simisha, hindi ako. Exactly, mga kapatid, ito pong nangyari dito. Sapagkat alam niyo ba kung bakit? Ang sabi ng Panginoon, hindi na ginagawa ni Eli yung kanyang dapat gawin. Una, sa kanyang pamilya. You know Eli? Eli is a descendant of Itamar, the fourth son of Aaron, who exercised the office of high priest. Kailan mo yun, high priest ka? In Shiloh at the time of the birth of Samuel. Akalain mo yan? Pagkapanganak ni Samuel, propeta na ito. Huh? For the first time in Israel, Eli combined in his own person the functions of high priest and judge. Dalawa po yung opisina niya, trabaho niya eh. High priest siya, judge pa siya. Judging Israel for 40 years. For 40 years. But Eli, so Eli is the father of Hophni and Phinehas, who's worthless and grabe, rebellious sila. Matitigas ang ulo. They are profane their priestly office and earn for them, the title, ang tawag ng Biblia sa kanila is the sons of Belial. Akalain mo mga kapatid, anak ng pastor,
Pero ang tawag ng Diyos ay sons of Belial. Sons of Belial or Belial, ano ibig sabihin niya mga kapatid? Mga wicked people. Alam niyo, kasunod ng they are the men, in verse number, tinan niyo po dyan. In verse number 2, verse number 12, ano sabi ni Biblia? Now the sons of Eli were sons of Belial. Anong karugtong? Ito masakit yan. They knew not the Lord. Akalay mo anak ng propeta mga kapatid ay anak ng mga demonyo? Anak ng mga wicked na tao? Anak ng wicked sila? Ang masaklap mga kapatid, hindi nila kilala ang Diyos. Samantalang mga kapatid, yung ama nila, yung tatay nila ay isang propeta ng Diyos. Nakakalungkot mga kapatid, pagka ang ating mga anak, isang bagay na kinala, lulungkot ko na hindi ko magkayang tanggapin yan, hindi ko kayang tanggapin yan, at hindi ko matanggap yan, pagka isang araw, si Misiak sasabihin niya, ay hindi niya kilala ang Diyos, at gumagawa, lalapas tangin niya, ang gawain ng Panginoon, hindi ko matanggap yan. Kaya bago dumating sa punto, yung mga bagay na yan sa aking pamilya, mga kapatid, ay kinakailangan muna, makipagbakbakan muna ako, bago gibain at sirain na lamang basta-basta ang aking pamilya, ang tiyablong ito. Sabi nga ni Pastor kagabi, hey, ang kaaway natin sa ating pamilya, propeta ka man, pastor ka man, usher ka man, wala ka man tungkulin dito, basta anak ka ng Diyos, mga kapatid, may kalaban tayo at ang ating kalaban ay hindi mo nakikita, hindi ko nakikita. Isang araw mga kapatid, makikita natin, giba na ang ating pamilya. Nangyari po ito, totoong pangyayari. Totoong pangyayari. Pero isang bagay na napakabuti na dapat natin makita, yung Diyos na napakabuti, kahit ganito ang nangyari sa pamilya ni Eli, anong sabi ng Diyos? Concern ako sa tahanan ni Eli. May malasakit ang Diyos kahit minsan kaano ka-wicked ang mga anak natin mga kapatid. Lalong-lalo na pagka-anak ka ng Diyos, kapatid, nandun yung malasakit ng Diyos. Nandun yung puso ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kaya dapat kung ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat pamilya natin, tayo mga tatay, gaano tayo ka magkaroon ng malasakit sa ating pamilya? Nakakalungkot. Pagka may gustong sabihin ng Diyos, mga kapatid, tatawagin ng Diyos si Misiak, hindi ako. Ay mabuti na lang patayin na lang ako ng Panginoon. Ibig sabihin, tapos na ang tungkulin ko. Tapos na ang term ko. Tapos na. Alam niyo ba itong pangyayaring ito? Babasahin niyo po itong chapter 3. Natulog si Samuel dito. Tinawag siya ng pagkinausap siya ng Panginoon. At alam niyo ba kung sino ang... Because Eli knows that Samuel called by God. At ang nakakalungkot dito, alam ni Eli na may mensahe ang Diyos, pero hindi na dinirect kay Eli, kundi kay Samuel na. Bata pa. Tapos nakiusap si Eli. Sabi niya, pwede ba sabihin mo, wag kang magsabi ka ng totoo kung magtapat ka kung anong mensahe ng Diyos. Ito ang binitawan ni Samuel. Ang lungkot, di ba? Nakakalungkot yung, alam mo, pipilitin ko si Misha, anong mensahe ng Panginoon? No, pipilitin ko yung, ito, propeta ito, batang propeta. Ako matanda na ako, 98 years old. Imagine niyo yun. Tapos isang matandang pastor, matandang propeta, nakikiusap doon sa batang pastor, batang propeta, kung anong sinabi ng Diyos na dapat gawin ng isang matandang propeta, matandang pastor. At ang sabi niya, sapagkat si Samuel ay ayaw magsinungaling, ito'y kanyang sinabi. Huh? Sinabi niya, ano sabi niya, in that day I will perform against Eli. Could you imagine mga kapatid? May gagawin ang Diyos
sa iyo, pero propeta ka, ang gagawin ng Diyos sa iyo ay laban sa iyo. Against na sa iyo. Samantalang tagapagsalita ka ng Diyos. Samantalang kung ikaw ay totoong tagapagsalita ng Diyos, mga kapatid, dapat ang sasabihin sa iyo ng Diyos ay ayon para sa iyo dapat, hindi laban sa iyo. Pero sabi ni Biblia, sabi pa niya, I will perform against Eli all things. All things. Sapagkat ang Diyos ay concerned sa bawat pamilya natin. Number one point. God exactly knows what is happening in your home. God exactly knows what is happening in your home, in my home, in our homes. Kaya nga sabi ng Diyos dito, in that day I will perform against Eli all things. I have spoken concerning his house. Ibig sabihin mga kapatid, alam ng Diyos kung anong nangyayari sa aking pamilya. Alam ng Diyos kung anong nangyayari sa iyong pamilya. Ang bawat pamilya ng pastor, alam ng Diyos kung anong eksaktong nangyayari ng Diyos, sapagkat Diyos ang nakakalam lahat ng bagay. He knows your family. He knows what is exactly what is happening to your family. Pwede tayong magtago sa misis natin. Pwede tayong magtago sa ibang pastor. Pwede tayong magtago sa ibang tao. Pwede tayong magtago kung kani-kanino. Pero sa Diyos, hindi tayong makapagtago. Sapagkat God knows exactly what is really happening in your home, in my home, in our families, mga kapatid. Oh, wala tayong pwedeng itago sa Diyos, mga kapatid. Magaling tayong magtago. Magaling din ako magtago. Magaling kayong magtago. Magaling tayong magtago. Mga kapatid, patago-tago tayo. Pero mga kapatid, kahit gaano man tayo kagaling magtago, mga kapatid, exactly God knows what is happening in your home. Number one, mula po dito, mga kapatid, God knows the improper discipleship in the home. God knows the improper discipleship in the home. Alam ng Diyos yung hindi tamang pagdi-disciple natin sa ating mga anak. Ibig sabihin, alam ng Diyos na mali yung paraan natin ng pagtuturo sa ating mga anak. Alam ng Diyos na hindi wasto. Alam ng Diyos na hindi dapat. Alam ng Diyos na hindi ganyan dapat ang pagdi-disciple o paraan ng ating pagdi-disciple, mga kapatid. Kaya makita natin, hey, dapat ang paraan at tamang paraan ng ating discipleship sa ating pamilya, hindi yung pakiramdam ko, hindi yung talino ng pastor, hindi yung talino ng tatay, hindi yung emotion ng nanay, walang iba mga kapatid, kundi Word of God. There is a lot of improper discipleship in your home, in my home. Minsan aaminin natin kahindi, may pagkakataon talaga mga kapatid na improper yung ating discipleship. Tinan niyo po sa verse 13. Ano sabi ng Biblia? For I have told him. Merong sinabi ang Diyos kay Eli. Anong sabi ng Panginoon? That I will judge his house. You know the word judge means? To sentence. To punish. To govern. To litigation. Ihabla ba? May karapatan ng Diyos na ihabla ang bawat pamilya natin, idemanda sapagkat siya ang nagtayo ng ating pamilya. He owns our families. Nasa kanya po ang 100% na karapatan. Tinan niyo po ano nangyayari. I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth. Good night ka mga kapatid. Kasi imposible naman na pastor ka, propeta ka, usher ka,
may Biblia ka, pero hindi mo alam yung tama at mali. Sabi ng Diyos, alam ko yung iniquity nila. Alam ko yung kanilang kasamaan. Alam ko yung kanilang katigasan ng ulo. Alam ko yung katigasan ng kanilang pagkakasala. Alam ko yun! Ay mga kapatid, kayo mga young people, pag pinagsabihan kayo ng inyong mga ama, pag pinagsabihan kayo ng mga nanay, pag pinagsabihan kayo ng inyong mga tatay, mga pastor mga kapatid, better for you to fix your heart. At kumalma ka na, magpaturo ka na. Kung hindi mga kapatid, kawawa naman si tatay. Alam nyo, dumarating din sa punto ng pastor lumalambot. Alam nyo, kagabi, pagbalik namin, sabi ko sa mga anak ko, alin kayo? Sabi ko, tingnan nyo yung mga buhok nyo. Naggugupit kayo nung gusto nyong gupit. Ha? Ayoko ng ganyan. Sabi ko nga, nakita nyo yung Josiah, ang gwapo-gwapo niya. Ha? Ay, alam ko maraming humahanga na kay Josiah dito. Ha? Pero sabi ko, anak, mga anak, ito yung gusto kong mangyari sa inyo. Makinig kayo, kasi wala kayong mapapala na kabutihan pag nagpatuloy kayo sa inyong hindi pagtuturo. Pagsunod, sumunod na kayo. Kasi sabi ko paulit-ulit sa mga kasama ko, ngayong may naririnig ka na dapat mong sundin, sumunod ka na. Kasi imposibleng susunod ka kung wala ka naman naririnig na dapat mong sundin. Yamang may naririnig ka, sumunod ka na. May nagsasabi sa iyo, ito yung tamang buhok, ito yung tamang bihis, ito yung tamang necktie. Hindi yung magne-necktie ka aabot hanggang dito. Hindi yung mag-ano ka, may bihak sa likod. Hindi para sa iyo yan. Ano pa? Nakita ng Diyos yung iniquity ng mga anak ni Eli. At ang sabi pa ng Bible dito mga kapatid, and therefore, for I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile. Kalay mo yan mga kapatid? Anong ibig sabihin ng vile? Mahalay, masagwa, nakapandidiri, kasuklam-suklam, napakasama, immoral. They are wicked. Kaya ang sabi ng Diyos, hindi na anak ng Diyos sila. Hindi na anak ni Eli. They are the sons of Belial. Wicked men. Propeta ka, pero napakasama, napakasagwa, mahalay ang mga anak ng isang propeta, ang anak ng isang pastor, ang anak ng isang usher, o sinong-sino matatagal na sa ating simbahan na mga members natin. Nakakalungkot mga kapatid, minsan kung sino pa yung mga tumagal, sila pa yung mga anak na wala sa ministry. Walang puso sa ministry, walang puso sa soul winning, walang gana sa salita ng Diyos, walang gana sa gawain ng Diyos, walang ministry sa simbahan, but they are wicked and vile. Oo, mas gusto ko pa na patayin na lang ng anak ko ng Diyos kaysa mamuhay sila na nakapandidiri sa mata ng Diyos. Pero nangyari ito mga kapatid. Kung nangyari po ito sa isang matandang propeta, could you imagine? Nag-minister si Eli sa Israel for 40 years. Pero nakaligtaan niyang i-minister ang kanyang pamilya. O kung nagpapasalamat sa ating pastor, my family first. My family, my disciple.
my family, my first ministry. Joshua said, as for me and my house, we will serve the Lord. Mga kapatid, hindi basta-basta makapagsalita si Joshua ng ganon. Napaka-busy si Joshua. Gera dito, gera dyan, mga kapatid. Problema dito, may problema dyan. Kung saan-saan yung mga problema. Pero sa bagay, mga kapatid, na hinahangaan ko kay Joshua, kapatid, hindi nakaligtahan ni Joshua na i-minister yung kanyang mga pamilya, yung kanyang mga anak, so that may lakas ng loob at tibay, kapatid, at totoo si Joshua nung sinabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Mga kapatid, marami tayong mga miyembro sa ating mga simbahan, matatagal na sila, pero hindi nila kayang sabihin yon. Marami mga pastor na matatanda na, mga kapatid, pero hindi nila kayang sabihin yon. Bakit? May ibang profession yung isang anak nila, ibang profession yung anak nila, wala sa ministry, mga kapatid, hindi soul winner. Pero kapatid, nag-i-enjoy ako. Kita natin yung mga anak ni Pastor Louie, mga kapatid. Wow, nasa ministry. Anak ni Pastor Bernard, nasa ministry. Yung mga anak ko, biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi ko sa kanila, huwag matigas ang ulo nyo. Pag hindi kayo sumagot, sumunod kay tatay nyo, pupunta kayo, paglalaruan kayo ng Diablo sa labas, walang kwentang buhay nyo sa Panginoon. At ang matin dito sabi ng Biblia, because his sons made themselves vile. And he restrained them not. Ano ibig sabihin yan? Hindi pinigilan ni Eli ang mga kalokohan ng kanyang mga anak. Hindi mo na nga kayang pigilan yung kalokohan ng mga anak mo, papayagan mo pa yung anak mo na mag-enroll sa Catholic school? Pastor ka? Anong klaseng pag-minister ang ministry natin? Hindi ko sinasabing perpekto ako. Ang kapatid, hindi ako perpekto. Ang ministry ko ay hindi perpekto. Yung pagtuturo ko, pagdidisiplina ko, pagsasaway ko sa aking mga anak, hindi perpekto. Pero salamat na may Biblia tayo na perpekto. May Diyos tayo na perfect. We are all imperfect, but God, our God is perfect. Our Bible is perfect. Kaya lahat ng imperfectness natin, mga kapatid, lahat ng baluktot na buhay natin, lahat ng baluktot na buhay ng mga anak natin, pwedeng ituwid ng isang perfect na Bible, pwedeng ituwid ng isang perfect na Diyos. Sapagkat, mga kapatid, nasa puso ng Diyos ang bawat pamilya natin. God knows the improper discipleship in the home. Kaya mga kapatid, maring minsan sinasabi ko sa mga anak ko, nagsasawa kayo sa kasasaway ko. Ngayon, hindi nyo maunawaan, pero sang araw maunawaan nyo. Ha? Alam mo, hindi mo naunawaan, ay hindi mo pwedeng hindi sundin. Ha? Hindi ko naman naunawaan eh. Bakit ko susundin? Lalo pa na dapat mong sundin kasi hindi mo naunawaan pa. Sige nga, lahat ba na nakasulat sa Biblia na unawaan mo? Sige nga po, mas mapanganib pag, naku, hindi ko maintindihan to. Pero, sundin ko yung sinasabi ni tatay, sundin ko yung sinasabi ng aking pastor. Bakit? Alam ko na yung sinasabi ng aking pastor mula sa perfect na Diyos. Mula sa perfect na salita ng Diyos. Pag sinunod mo yan, mga kapatid, sisiguraduhin ko sa iyo, kayang-kaya mong labanan ang mga kalokohan ng salibutan ito. Sapagkat pagka sugurin mo ang kalokohan ng salibutan ito, hindi mo kakayanin yan. Marami nang nagsubok. Nagtagumpay ba sila? No, hindi sila nagtagumpay. Yes, sir. Hindi nagtagumpay. Yes, sir. Akala nila ang pera ay tagumpay. Yeah. Hey, anong sabi ng Biblia? Maraming mga maging mga tao ng Diyos, dahil napaibig sila ng pera. Pero anong sabi ng Diyos, mga kapatid? Bago sila mapaibig sa pera, the love of money is the root of all evil.
Kaya makita mo, sabi ko nga, marami kami ang kasabayan nila Pastor Lowy, mga kapatid, na naging full-time sa CSI, na wala na sila ngayon. Bakit? Mas inibig nila yung material na bagay, mas inibig nila yung profession nila kaysa Diyos, mas sinunod nila yung tukso ng pera. Pero nasan sila ngayon? Wala pa rin. Pulubi pa rin sila. Kapatid, mamumulubi ka pag wala kang Diyos. Mamumulubi ka pag wala kang salita ng Diyos. At least pag may salita ng Diyos ako, maring sa tingin mo, pulubi ako, pero mayaman ako sa Diyos. Hey, at ang pinag-usapan natin, sabi ng ating pastor, hindi lang ganito. Ang pinag-usapan natin ay hindi lamang 100 years, hindi lamang 200 years, hindi lamang 1,000 years, 1 million years, 1 billion years, 1 trillion years, but it is eternity. Kaya kayo mga nako, Meshach, Shadrach, Meshach, Abednego, Belte, makinig kayo, sapagkat ang binibigay ko sa inyo lagi, ang binibigay ng inyong tatay ay eternity, sapagkat ang ating samahan ay eternity, mga kapatid. Kaya ngayon pa lamang, maski na hindi mo naunawaan, maski na maliit na bagay, kapatid, makinig ka na, sapagkat kung ang maliit na bagay, hindi mo kayang sundin, hindi mo kayang sundin yung mas malaking bagay. Kaya ngayon pa lamang, pambihira, mga kapatid, ilagay nyo yung sarili nyo sa kalagayan ni Eli. Sabi ni Biblia, 98 years old, uugod-ugod na, at ang sabi ni Biblia, hindi na siya makakita. Pero ano yung nagre-ring sa tenga ni Eli? Yung katigasan ng ulo ng mga anak niya. Anak, hindi na ako makakita. Pero nakakahiya ang mga pinagagagawan ninyo. Niloloko nyo yung mga offering. Ha? Pinapakialaman nila yung mga offering ng congregation. Pinapakialaman nila yung mga babae sa congregation. Basahin nyo po, nandyan. Ha? Sabi nga natin minsan, karamihan ng problema ng pastor, babae. Lalaki rin. Kuwarta. Ha? Oh. Mga pastors, how is your discipleship in your home? Is it properly or improper? Yes, sir. That's good. Alam mo, napakaganda na ano eh. Dapat matuto tayo na si nanay may batas. Si tatay dapat may instruction. Alam niyo ba na sa Bible yun? Punta natin. Proverbs 1:6-1:8. Ano sabi ni Biblia? My son, hear the instruction of thy father and forsake not the law of thy mother. Alam mo, iniisip-isip ko, bakit kaya yung tatay instruction? At bakit kaya yung nanay law, batas? Let it loose, let it loose. Come on. Di po ba? Alam niyo kung bakit? Sapagkat karamihan sa tahanan ang nanay ang walang batas. Sa kolokyal na pananalita, tanggapin niyo kahit hindi ito kay mga nanay. Ha? Laging ang kanilang pagtuturo, pagdidisiplina sa kanilang mga anak, emotions. Hindi ho ganun ang Bible eh. Di ba? Ano sabi ng Biblia? Ulitin natin. My son, hear the instruction of thy father and forsake not the law of thy mother. Mother, do you have a law in your home? May batas ka ba talaga? Alam mo, pagka ang nanay ang batas sa loob ng tahanan, maloloko ang tahanan ninyo. Oh yeah, mga kapatid. Maloloko ang tahanan mo, maloloko mo yung mister mo, maloloko yung mga anak mo, so that magkakaroon kayo ng malolokong pamilya. Samantalang pagkabatas, kapatid, ang umiiral
sa loob ng pamilya, batas ng Diyos. Hey, itong pinakamagandang batas sa loob ng pamilya, hindi emotion ko, hindi pakiramdam ko, hindi yung awa ko, kundi batas ng Diyos, instruction ng Diyos. Kaya dapat ang instruction ni tatay ay instruction mula sa Biblia. Kaya dapat ang batas ni nanay ay batas ng Diyos. Alam mo, pagka minsan nagkakaso ang anak ng pastor, o hindi na lang anak ng pastor, nagkakaso ang mga anak ng matatagal ng miyembro. Sige, kampi-kampi yan. Ha? O kaya, nasuspindi yung anak mo sa PSS? Ha? Mga patid, eto, nilagay ko sa utak ko, sa puso ko. If ever na may magawang hindi magandang mga anak ko, kaya nung nagka-problema si Misyak, tanggal ka agad. Tanggal ka agad. Nagka-problema si Negong, tanggal ka agad. Hindi ko tatawagan pa si Pastor, tsaka si Sir Jam, Sir, baka pwedeng ganito, ganyan, ganyan, ganyan. No way. Ha? Pero sino ang madalas na gumagawa? Mga nanay. Bakit? Wala kayong batas. Ang batas ninyo, ang law ninyo, yung emotion. Kapatid, wala pang napalapit sa Diyos. Bunga ng emotion ninyo mismo. Oh, lahat tayo may emotion. Ay kapatid, imposible si pastor, ang ating pastor hindi nakakaramdam ng awa. Hindi ako nakakaramdam ng awa. Ay kagabi nga. Kagabi. Alas 12 na. Tulog na yung mga kasama ko. Andun ako, umiikot ako sa auditorium. Pa-flashlight ako doon kung sino yung mga natutulog noon. Kita ko si Misha doon sa auditorium. Walang unang nakalatag doon sa may ano, pagitan ng mga pews. Hindi ako naawa sa kanya. Hindi ko sinabing, nak, hawawa ka naman. Ha? Tulog ka doon sa kwarto, ha? Ha? Tapos bubuhatin ko, mas malaki na sa akin. No way. Lalaki yung anak ko. Sabi ko, dapat mong maranasan yan. Dapat mong, sabi ka ni Pastor kanina, Pastor Louie kanina, dapat ang buhay ng full-time ay full-time ka talaga sa gawain ng Diyos. Huwag kang maghanap ng luxury. Ha? Huwag kang maghanap ng ano. Sorry po. Ha? Bakit kaya pagpatungkol sa nanay, nakikialam si Satanas ano? Huh? Oh, mga kapatid, alam ng Diyos kung may hindi magandang nangyayari sa tahanan natin. Kapatid, naawa din ako pagka lalo yung mga anak ko. Sabi ko, pag meeting natin, isa, dalawa, tatlo, wala pa kayo, palo kayo o kaya mag-push up kayo ng 50. Palo! Sinego na kailang beses yan. Si Misiak na kailang, ganyan na sila kalaki. Tatawin ko sila. Ano saan si Mark? Tumayo ka nga, Mark. Tumayo ka, Mark. Eh si Mark nga, kapapalo ko lang nung Sunday. Thankful, man. Kuya, bakit? Sabi ko, pagka prayer dito at devotion dito, unahin nyo muna ang Word of God bago yung trabaho nyo. Anong klaseng puso ang pagtatrabaho nyo kung nagtatrabaho kayo dyan na merong devotion dito? Kaya nga sa simbahan namin, ako nagpapasalamat, wala pang revival doon na ongoing preaching may nagluluto. Wala. Wala. Sabi ko, di baling wala tayong pagkain physical, basta makakain kayo spiritual. Oo, oh, alam na mga members doon yan. Ayoko na nagluluto tapos may preaching. Pag-preaching yan ang pangunahin na kailangan natin. Man shall not live by bread alone, but by every word proceeded out of the mouth of God. Tinan nyo. Tinan nyo po. Pag walang batas, si nanay, tuloy natin sandali, galit uli. Ha? Pag walang batas si nanay, ito ho mangyayari. Habakkuk chapter 1 verse number 4.
Ano sabi ng Biblia? Therefore, the law is slack. Pag napabayaan ang batas, sabi ng Biblia, and judgment that never go forth for the wicked that compass about the righteous. Akalain mo yan? Na mas ang mas powerful, mga kapatid, ay yung mga wicked kaysa righteous. Kaya pag nagpabaya tayo ng salita ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid, paglalaruan tayo ng mga wicked people. Ito ngayon. Therefore, wrong judgment proceeded. Wrong judgment proceeded. Anong ibig sabihin niya, mga kapatid? Pag walang batas sa tahanan, wrong judgment proceeded. Anong ibig sabihin ng judgment? Palagay. Kuro-kuro. Pasya. Paghatol. Decision. Parusa. Ibig sabihin, pag walang batas ng Diyos sa loob ng tahanan, mga kapatid, kanya-kanyang palagay tayo. Kanya-kanyang decision tayo. Ibang decision ni tatay, ibang decision ni nanay, ibang decision ni panganay, ibang decision si pangalawa, hanggang doon sa bunso, nakakalito. Bakit kanya-kanya? Bakit? Kasi walang batas ng Diyos sa loob ng tahanan. At ang nakakalungkot dito, sabi ng Biblia, wrong judgment proceeded. Tuloy-tuloy na lumalabas, mga kapatid, ay yung maling kuro-kuro, maling palagay, maling pasya, maling paghatol, ibang decision ni Pastor, ibang decision ni Mrs. Pastor. Ha? Yes, sir. Kaya pinakamaganda para si tatay at saka si Pastor hindi agpugpug to. Ha? Hindi ka nang huhula. Use the law of God. Nanay, huwag yung emotion mo. Eh, Pastor, nakakahiya naman. Ah, nakakaawa naman eh. Sige, maawa ka ngayon. Maawa ka ngayon sapagkat hindi mo ginagamitan ng batas ng Diyos ang anak mo isang araw. Ikaw at anak mo ang kawawa. Oo. Ha? Tinan mo to. Eli was 98 years old. Wala nang halos pandinig, ay yung paningin niya, sir. Paningin, wala na. Malabo na paningin niya. Pero ano yung umiikot, ano yung naririnig ng kanyang tenga? Yung kalokohan ng mga anak niya. So number one, God knows the improper discipleship in the home. Number two, God knows, improper discipleship will lead to unknown God. Improper discipleship will lead to unknown God. Balikan natin yung talata. Tinan natin. Tinan nyo po. Ano sabi ng Biblia? 2:12, now the sons of Eli were sons of Belial. They knew not the Lord. They knew not the Lord. Akalay mo, anak ka ng propeta, hindi mo kilala ang Diyos. Napakatagal na asher yung tatay mo, hindi mo kilala ang Diyos. Napakatagal na pastor yung tatay mo, hindi mo kilala ang Diyos. Paano nangyari yun? Improper discipleship. Mali yung pagtuturo patungkol sa Diyos. Mali. Alam niyo, mga kapatid, pag mali, akalain mo, mga kapatid, ang liwaliwanag kay Eli, sino ang Diyos? Nag-minister siya sa Israel for 40 years. Pero ang nakakalungkot na kaligtaan niya, i-minister yung mga anak niya, so that yung mga anak niya, mga kapatid, hindi kilala yung Diyos na totoo. Amen? Kaya kung meron mang pinaka-known well-known sa ating tahanan, mga pastors, sa ating tahanan, mga tatay, walang iba kundi yung Diyos. Ang Diyos dapat ang pinaka-well-known, mga kapatid. Sa ating tahanan, wala nang iba kundi ang Diyos. If God will not be famous in the home, evil
will be famous. Amen, mga kapatid. Kung hindi famous ang Diyos, kung hindi well-known ang Diyos sa bawat tahanan natin, kapatid, ang evil ay yun ang famous. Ang kasalanan, yun ang famous. Ang worldliness, yun ang famous. Mga kapatid, ang gawain ng impyerno, yun ang famous, mga kapatid. O, yung mga nakapambirma, mas magaling pa sila gumamit ng cellphone kaysa sa akin. Kaya mamaya-maya, sabi ni sila, yung cellphone ko na kay Negong, yung cellphone ko na kay Belte, yung cellphone ko na kay Misha, sabi ko, nasaan cellphone ni nanay? Balik yung kay nanay yan! Alright, that's good. Amen. Maghintay kayo. Yeah. Kung tapos na kayo sa pag-aaral at may asawa na kayo, sige, mag-cellphone kayo. Pero kahit tapos ka sa pag-aaral, mga kapatid, at wala ka pang asawa, good night. Eh, yung may asawa nga nasisira pa sa cellphone. Oh! Ikaw pa kaya? Yeah. Ilang man may asawa, mga kapatid, na nasira, nag-iba ang kanilang pamilya sapagkat maling paggamit ng cellphone. Oh! Ilang mga pastors, mga kapatid, biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Oh, nakakalungkot. Ilang mga pastors, mga kapatid? Oh, Rosen. Iyan ang mapalamro. Hindi ka nagdo-double check. Buti na lang din double check ko lagi. Nakalain mo yun, anak ka ng pastor, anak ka ng propeta, mga kapatid. Unknown ang Diyos sa mga anak mo. O, di baling unknown, mga kapatid. Ang ibang bagay, kamunduhan ng sa ating mga anak, basta well-known ang Diyos sa kanila. Di bali hindi famous, mga kapatid, sa aking mga anak patungkol sa mga pleasure ng mundong ito. Basta famous si Jesus Christ sa buhay ng aking mga anak. Famous si Kristo. Famous yung tagapagligtas namin. Famous ang salita ng Diyos. Famous ang ministry. Famous ang simbahan. Famous sa kanilang soul winning, mga kapatid. Kaysa naman, famous sa kanila ang TikTok, famous sa kanila, well-known sa kanila ang cellphone, pero unknown sa kanila ang salita ng Diyos. And the last is, improper discipleship will lead us to unknown God. Improper discipleship will lead us to inglorious family. Ano yung ibig sabihin ng inglorious? Shameful. Causing shame or disgrace. Ignominious. Dishonorable. Nakakahiya. Let's go to chapter 4 in verse number 21 and 22. I know you know this. Ito na po sino yung anak niya? Hophni at saka si Phinehas. In-invade ulit sila ng Philistines hanggang sa namatay po sila. Of course, may asawa sila. Isang araw nagkaanak yung asawa. Pero ito po naging kinahantungan. In verse number 21, yeah. And she named the child Ichabod. Ikabod. Saying, ano yung ibig sabihin ng Ikabod? The glory is departed from Israel. Because the ark of God was taken and because of her father-in-law and her husband, and she said, the glory is departed from Israel for the ark of God is taken. Bakit pinayagan ng Diyos ito, mga kapatid, na mangyari? Sapagkat yung pamilya ni Eli, mga kapatid, yung mga anak niya na dapat nilang sila ay gumawa ng tungkulin nila sa Panginoon, mga kapatid, sapagkat napakalaga yung tungkulin ni Eli. He was the high priest. He was the judge. At may anak siya na pwede silang pumalit sa trabaho ni Eli. Pwede silang maging high priest. Si Hophni pwede niya maging high priest. Si Phinehas maging high priest. Pero sapagkat sila ay vile sa Panginoon, matigas ang ulo nila, hindi sila nagpaturo sa Panginoon, hindi sila nagpadisiplina, mga kapatid.
Sapagkat si Eli, maaring napagod na, maaring kulang yung pagtuturo niya, maaring iba yung parahan niya, mga kapatid. Napaka-busy sa buong Israel, pero nakaligtahan niya yung kanyang first ministry, yeah, yung kanyang pamilya. At isang araw, mga kapatid, sapagkat ang sabi ng Biblia, balikan natin yun. Anong sabi ng Bible in chapter number 3? Anong sabi niya? Ito nakakalungkot. Anong sabi niya, mga kapatid? And therefore, I have sworn unto the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be purged. Shall not be purged. Hindi na nalilinis. Wala, hindi, wala nang remedyo. With sacrifice nor offering forever. Kaya, saan sila nagtapos? Mga kapatid, umalis ang gloria ng Diyos. Ano pang sweetness sa loob ng tahanan? Ano pang beauty ng loob ng tahanan? Kung ang sabi ng Panginoon, umalis na ako dyan. Kahit anong merong kayo. Yeah. Amen. Yeah. Kung ang sabi ng Diyos, hands off na ako sa inyo. Wow. Wala nang solusyon yung katigasan ng ulo niya eh. Sabi nga ni Pastor kagabi, parusa yan. Dibaling i-hands off ako ng kaibigan ko. Amen. Dibaling i-give up ako ng ibang tao. Huwag lang akong i-give up ng Diyos. Yes! Eh, nakikinig kayo? Bishop, Shady, sa mga anak ko, ang mensahe ito para sa inyo ito, para sa atin ito. O kahit nakasakay ka ng magandang sasakyan, kung wala dyan ang Diyos, yes! Oh, huwag nating ma-misinterpret ito. We know that God is all-knowing. Pero pag sinabi ng Diyos na, ayoko na dyan, kasi matigas ang ulo nyo, hindi kayo nagpapaturo. Hands off na ako sa inyo. Eh sabi ng Diyos, ano sabi niya? Eli's house shall not be purged with sacrifice nor offering for 1 month. Hindi yun. For 1 year. No, forever. Eh para saan pa ako? Ano pang meron sa pamilya ko? Ano pang halaga ng pamilya kung walang Diyos? Kaya, mga members, minsan hindi nyo nakikita. Ito, sasabihin ko po sa harapan ni Pastor. Tuwing sinasabi ni Pastor na nag-uusap kami, Pastor Bernard, Pastor Louie, ating Pastor, yung iba ay, pag may revival na ganito, doon nalang itataon yung sakit nila. Awa ko ha. Ako sinasabi ko yun. Ito, ngayon ko lang sasabihin to. Sinasabi ko na, parang hindi ko kaya magpastor. Samantalang nagpapastor na ako. Kung wala pa rin yung gabay ng aking pastor. Sinasabi ko pa rin sa sarili ko, hindi ko kaya to, hindi ko kakayanin to. Kaya nga pagka magganito, fellowship, revival kala Pastor Bernard, eh pambira. Sabi ko, langit sa akin to. Bakit? Kasama ko na naman yung aking pastor. Bakit gustong gusto kong kasama ang aking pastor? Sapagkat nakikita ko ang Diyos sa aking pastor. O kagabi, pambira, parang ayaw kong matapos ang mensahe. Samantalang iba gusto nang matapos. Binabasa pa lang yung text, gusto niya na matapos kagad. Sige, magmatigas tayo. Gusto niyo po na dumating tayo sa punto na wala ng solusyon. Oh, pwede pa kung hindi maniwala pag ibang tao magsasabi, wala ng solusyon yung kasalanan mo. Hindi ako maniniwala sa iyo. Pero pagka Diyos na po manggaling yung katulad ng sinabi niya kay Eli, kaya makita mo, saan nagtapos ang pamilya ni Eli? The glory of the Lord was departed. Tumayo po tayo.
Di po, tayo po'y lumapit sa altar. At kausapin po natin ang Panginoon. Maganda po, sama natin yung ating pamilya. Sa mga bahagi ng buhay po natin, nangusap ay mensahe niyan, why not come? Kausapin po natin Panginoon. Mas maganda kasama po natin yung family po natin.